Binaha malaking bahagi ng Davao City dahil sa localized thunderstorm at hanging habagan. Sa Morong Bataan naman, namataan ang malaking debris na hinihinalang galing sa spacecraft ng China. Narito ang unang balita. Namataan ng isang maing isda ang isang malaking metal debris sa baybaying sakop ng Morong Bataan. May Chinese markings ang nasabing debris na ayon sa Philippine Coast Guard, may hawig sa itaas na bahagi ng Tianzhou 4 spacecraft mula China. Dinala na yan sa PCG station sa Limay Bataan. Sa ulat ng Reuters nitong Mayo lang, naglunsad ng China ng rocket na dala ang nasabing spacecraft. Nauna nang sinabi ng Philippine Space Agency na minomonitor nila ang hindi sunog na debris na maaaring nahulog malapit sa Bajo de Masinloc. Binaha ang malaking bahagi ng Davao City dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Barangay Matina Crossing Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 na pamilya ang inilikas matapos umabot sa critical level ang tubig sa Matina River. Sa Barangay Baganiha naman, gumuo ang bahagi ng lupa sa Davao Bukidnon Road. Nadaraanan ng lugar pero pinag-iingat pa rin ng mga motorista. Sinuspende naman ang pasok sa mga trabaho at klase sa Barangay Panakan. Sa ngayon, balik normal na mga ilog sa lungsod ayon sa CDRRMC ng Davao City. Ang pag-uulan sa Davao City ay dulot ng localized thunderstorm at habagat batay sa ulat ng Super Radio Davao. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.